hi guys and welcome back to my channel. And guys, before I start, gusto ko magpasalamat sa mga nag-subscribe and patuloy na nag-subaybay sa mga vlogs ko. And I'm very thankful and grateful kasi sobrang bilis ng growth, although siguro mabagal para sa iba, but for me, sobrang bilis ng growth ng channel ko because we are reaching almost 1.5 to 2,000 subscribers. So guys, thank you so much. And yun nga, for today's vlog, naligo talaga ako ng maaga. I mean, maaga sa shift ko. So as you know, night shift ako, if napanood nyo yung A Daily in My Life ko. And today is, naligo ako 4 and 5pm na. And siguro, madaliin namin yung vlog na to kasi magkasikaso na kami kasi pasok kami ng 6:30. So mga kasama ko is parati itong featured sa vlog ko. So, ang poging-pogi na si Jeffrey. Si Choi, Roldan. And actually guys, iwan ko sa isa. Tulog at tapaw. Ay, hindi naman tulog. Pagod data. Tatayin kita ko isa mamaya. Question is with regards to my work or kung ano ba yung trabaho namin dito sa Taiwan. So, let's start with the first question. So, hi po, anong agency niyo and company? Ilang beses mo ba kayo na-interview? So, ngayon guys, ang agency namin is Jindigal International Manpower Services Incorporated. So, you can visit their FB page. And then, yung company namin dito sa Taiwan is EUO Optronics. So, you can visit their website. So, nandiyan naman lahat yung information. So, yung products nila is display panel. And na-interview kami twice. Initial interview and final interview. Shout out pala kay Marian Parada. So, thank you for your question. Number 2 question, sorry. Hello kuya, ano po yung ginawa niyo sa first day? Filipino po ba nagturo sa inyo? Ayun. So, congrats pala sa iyo kasi may flight ka na July 8. Ayun. So, congrats sa iyo and 'yun, sagutin natin yung unang question. So, ang ginagawa po namin ng first day is orientation, and then yung second day is nag-tour doon sa fabrication area. Sa area. And then, yung nagturo sa amin is, of course, yung sa work na is Filipino, kapwa Filipino. Kumbaga, senior sila sa amin, matagal na sila company. And nasa mga 6 years, 9 years, 12 years, kumbaga renew lang ng contract. So, for us, hindi siya medyo mahirap kasi hindi Taiwanese. So, walang language barrier. Ikaw ba, Kuis? Nahirapan ka ba nung first day? Or somewhat ganun? Sakto lang. Kasi yan eh. About sa trabaho. Maninibaw ka talaga. Oo. Tama. Kasi more siya on, alam mo yun, buhat-buhat, diba? More on kagala sa building. Ibutin mo yung buong building, floor sa bawat floor pala. Tama. May hanapin ka dun. Tama. Yun. Tapos nag-ano kami muna. For us, as of this moment, support staff muna kami. So, actually, siguro magkaroon ko na ibang vlog kung ano talaga yung department namin. Number 3 question. Hi, Sir Belly. Tuwing kailan po kayo pwede lumabas sa dorm? Pwede po ba after shifts and rest days? So, pag meron ng ERC, so pwede ka makalabas sa dorm. And meron po tayong curfew. Ang curfew hours dito is until 10pm lang. So, dapat babalik ka before 10pm. So, everyday po yan. And then, bawal po yung stay out or magna-night over sa labas. Yes, pwede after shifts or rest days, pwede. Yun. As long as kaya mo pumasok the day after. Yun. And then number 4, and shout out sa iyo Sir Tony Bologni. And then yung number 4 question, so tanong lang if ano feeling niyo now na nasa Taiwan na kayo at nagwo-work na. Okay, magandang tanong to. So shout out sa iyo Sir Fidel Junior. Oy, Junior, oh, pareho tayo Junior. May tuldok pa, Rojo. So ako, ang feeling ko na nasa Taiwan na ako. masaya ganun, mahirap. Hindi, kasi tawag dito, siyempre, matagal ko nag-process and nag-abroad ako not because of the money lang per se. But, kumbaga, matagal ko nang gusto na magtrabaho abroad. So, it's a very, hindi siya madali. And ngayon, na nasa Taiwan ako, nag-start na ng work. Totoo yung sinabi nila na mahirap yung buhay abroad. Hindi dahil mahirap yung work, kundi dahil, alam mo yun, yung feeling na manibago kasi wala ka sa Pinas. I mean, siyempre, pag mahirap sa trabaho, iba pa rin yung may makausap ka na family mo. Iba kasi yung face-to-face kaysa sa video call. But, for me, sanay naman kasi ako kasi sa Manila, hindi ko lumakas sa family ko. But,
yun, big adjustment pag nandito ka. Yung masasabi ko lang talaga is, pag nasa Pinas ka pa, prepare yourself kasi dito talaga yung katawan mo is yun yung talagang capital mo sa trabaho. Not the mind, kung baka pakalawa lang yung mind pag dito ka sa Taiwan. Kasi yung talagang capital mo dito is physical labor. Okay? So dapat, yan pa lang sa Pinas, i-train nyo ng sarili nyo na mag-exercise kayo, eat healthy, and iwasan yung bisyo. And ikaw, Koys, ano yung feeling mo ngayon na sa Taiwan ka na and nagpo-work na? Siyempre, masaya. Masaya? Ano pa? Masaya sa excited na makaipon. Excited na makaipon. Ayun. So, wala ka bang ano, in terms of work, anong mo sa work? Sa work, ano, normal lang naman yun. Normal lang, okay. Walang problema sa work, basta... Nakakapag-adjust ka na. Oo, nakakapag-adjust na tayo. Ayun. So, good for him, di ba? Kumusta ang first day ng work, sir? Marami po bang Pinoy dyan sa AUO? And the answer for this question is yes. So, shout out sa iyo, Brian Sanuan. So, yes. Meron kaming building dito na lahat Pinoy. So, doon talaga lahat ng Pinoy. Then, meron din building dito na lahat Taiwanese. But for now, na-mention ko sa other vlogs ko na nandito kami sa building ng mga Taiwanese. To add lang, first day of work, talagang... Hindi talaga ako sanay sa night shift, to be honest. So, although nagpupuyat ako sa Pinas, pero ha, 12-1, matagal na yung 1 a.m. natutulog na talaga ako. But dito, nung una kong night shift talaga, to be honest, natutulog ako. But hindi sa production na, natutulog ako sa... sa break time. May break time naman kami. So, yun, matulog ka doon. So... ayun, hindi ko talaga, hindi, yun, alam mo, nag-a-adjust ka pa lang, but ano naman siya, kaya, and nakaya, okay, and kinakaya, kasi meron tayong utang, guys, sa Pinas na pag mag-break contract tayo, patay tayo dyan, di ba? So, kailangan nating kayanin, kasi kumbaga, in the first place, it's my choice na go abroad, so, ayun. Uti-uti po ba dyan sa AUO at anong process ginagawa mo? Pa-shoutout na rin sa next vlog. So, shoutout sa iyo, Wing Ju Loy. Ano ka ba? Taiwanese ka ba? Kasi Wing Ju Loy, di ba? Taiwanese siguro to. Hindi siguro, or may lahi. Yes, uti-uti po dito sa AUO, but for now, normal naman kasi pasokan dito is 12 hours. So, meron kang 1.5 hours na OT automatic every duty mo. And then, yung 2.30 hours is your break time. So, ngayon guys, yung sinabi mo siguro na uti-uti na pag day off mo, may day off kasi kami nga 2 days, so pwede mag-OT. Yung 1 day doon, pwede mo siyang i-OT. Pero na, wala pa siyang OT kasi, sad to say guys, sad to say, humina yung production because meron lang nag-back out na client from the company. If nakita nyo sa mga TikTok, other companies, ganun din yung nangyayari. May training po ba? Anong department ka po? So ito yung pinakamagandang tanong sa lahat na nakikita ko. So... to be honest, ngayon parang gawinawa namin is hindi pa siya, parang tinitrain kami indirectly. Kasi hindi pa kami talaga doon sa department kung saan kami na department. So, yung ginagawa kasi namin is, tinawag sa amin is support staff. So, nagsusupport kami sa isang department kung ano yung ginagawa. But mostly doon, nabanggit nga ni Choi na buhat-buhat. So... ayun, so ngayon, anong masasabi mo sa sitwasyon natin ngayon sa as support staff, guys? Ayos lang. Kahit wala ka ng pahinga, okay lang. Legit. Legit, malaki naman sa sasawin. Oh, legit yung guys na, ano, legit yung na walang pahinga, na hindi ka talaga pahinga. Yung pahinga mo is break time and then pag-uwi mo. That's why, I'm very, ano, parang grateful ako dito sa AUO din kasi... okay yung food, hindi ka na problema, yung dorm. So talagang mapo-focus ka sa work. Alam mo yun, yung pag-uwi mo, tulog ka, kain, tapos trabaho. For example, doon sa Pinas, di ba, pag ano, uwi ka sa bahay mo, problema ka pa kang anong kainit mo, tapos yung pamilya mo pa, may problema pa, yun, hindi ka pa makatulog kasi maingay, kasi mainit, yun, mga ganun. Pero dito, aircon, as in, sobrang alagang-alaga ka. So nasa'yo na lang kung hindi mo alagaan yung sarili mo. So yun. So yung department namin guys is soon daw is nasa ano kami, self test yung tawag. If ma-search nyo yung ano, ma-search nyo yung EUO na website, nandun lahat yung products and there's my training siya. Ayun, next question na lang tayo. So kay Tinis Vlog, hello po, magkano po per hour yung OT ninyo at yung sahod nyo po dyan
pag walang OT. Salamat po sa pagsagot. I think I like your question, but magkaroon tayo ng other vlog for this kasi masyado siyang specific. So ngayon ang per hour, hindi ko po makompute, sad to say, kasi hindi ko pa naka-receive ng payslip, and I think it's confidential din. Tingnan ko if kaya ko siyang i-sahod refill soon, if pwede siya. So, ang sahod dito pag walang OT, normal lang ha. Alam naman natin yon kasi may mga postings dyan sa agency. Yung regular salary talaga dito sa Taiwan is 25,250 and equivalent siya to almost 43,000 to 45,000. Depende na lang sa conversion rate. Okay. Nagkatalo lang yung mga sahod in terms of OT pay and net differential and other bonuses. Yun lang naman yun eh. And then, lahat ng benefits and allowances, health card, government deductions, lahat mag almost the same sa dorm, doon lang din magkaiba. So yun, but the regular salary is the same talaga, 25,250. That is a under the law of Taiwan. Next question is from Kuya Will TV. Umiyak po ba kayo? So, sad to say, ako hindi ako umiyak. Tumawa lang ako. Ikaw ko, kung umiyak ka? Sorry, masaya nga ako. Oh, siguro yung mga umiyak na yan is mga fresh grad or hindi pa ganun na yung work experience or nasa parents tumira tapos nagbiglang nag-abroad. Ganun. Yung mga homesick ka. Ganun. Pag dito naman talaga sa Taiwan, hindi for me, hindi ako na homesick kasi yung mga kasama ko, Pinoy. Yung sa taas. So, kinakabuha po namin, pre. Kiss you! Yan, tulog siya. So, pwede ka na makakonnect with your family through Messenger, through social media, Facebook, ganun. So, hindi ako umiyak. Yun. So, na-feel ko lang na nahirapan ako sa trabaho kasi office work ako dati and hindi ako, yun, bago talaga sa akin yung nagbubuhat, ganun. Kasi nung bata pa ako, elementary, high school, college, yung tatay ko kasi hindi ako inutusan na magbuhat or somewhat ganun. Although, sa raro, kasi medyo may pagka-feminine side ako, so, yun. And then, yung next question is, Junelle Garcia, mahirap po bang work at mababait ba ang Taiwanese? Anong department po kayo? So, ito talaga, reveal ko na, sobrang, for me ha, mabait yung mga Taiwanese. For me lang. So, sa trabaho, kung mag-isiparit natin yung nature sa work, in terms of professionalism rin sa labas. So, mahirap. Wala naman kasi madaling trabaho. Ikaw ba, nahirapan ka ba sa trabaho? Hindi naman. Kasi mas mahirap sa Pilipinas kaysa dito. In terms of bakit mahirap sa Pilipinas? Siyempre, mahirap yung trabaho tapos maliit pa yung sahod. Saka oras mo dun talagang ano. Oo, legit yun. Legit. Oo. Hindi naman sa ano ha, pero if you compare mo kasi dito kasi, ako, nahihirapan na kasi. Ako, depende kasi sa previous history background mo eh. So, ako kasi, hindi ako sanay sa pagbubuhat. So, medyo laking adjustment yung ginawa ko. And then, siya kasi is, sanay siya sa puyatan, di ba? Sanay ka sa puyatan. Kasi dati mong trabaho. Sa resort world. Oh, sa resort world. Then, meron ka pang other experiences. Nag-stylish yung mga event. So, yun. Puyatan. Kahit walang tulog yun, go. Yun. So, ang laban kasi dito guys, puyatan. Pero, ang kagandahan lang kasi dito, yung pasok namin is 4 days lang, tapos may 2 days off. So, meaning 4 days kang papasok, 2 days yung off mo. So, hindi siya 5 days, tapos 2 days off. So, that's why na medyo makapagpahinga ka ng 2 days, kasi 4 days. So, maganda siya. So, mahirap pa ba? Yes, mahirap talaga. Wala. Ako ha, huwag nyo mag-expect, pag mag-abroad kayo, madali yung trabaho. Huwag nyo i-expect yun, kasi malaki yung sahod mo dito, syempre, equivalent nun is challenges din sa work. Okay? Yun. Pero ang kagandahan lang doon is masaya naman and tolerable naman siya. And next question, ilang oras po ang pasok? So, ang pasok po namin is 12 hours per day. And nabanggit ko na yung pasok, yung ano namin doon is may 1.5 na OT and then 2 hours na 2 hours and 30 minutes na break time. So, shoutout sa iyo, Anju De La Paz. Ayun, shoutout to Daniel Garcia, sorry. And shoutout kay Diego Rodio. Kabayan, nabigat po ba ang trabaho dyan? Yes, same question. Nabigat siya. Literal nabigat kasi may buhat-buhat. Okay? Ayun. Ikaw na, nabigatan ka ba? Oh, mabigat yun. Hindi focus, oh. Ano siya? Nagsiselfie. Oh, mabigat. Tama. Kaya kailangan namin mag-gym dito. Mag-gym siya. Dito sa dorm, hindi pa ako nakapag-vlog ng dorm buo. Mayroong gym, mayroong 7-Eleven. Mayroong gym. Mayroong Pinoy store. Ayun. So, malaki naman katawan nito eh. So, kayang-kaya.
No. Oh. Wow. Sisiu. Oh, di ba? Tapos pogi pa, oh, di ba? Next question, kay Akunuku, but okay, Haggard. Mainit po ba dyan? Nagubat kayo or naka-PPE while working? So, this is very specific question and very, very good question. Yes, naka-PPE po kami. Ang makikita lang po is mata. So, kompleto po siya sa suot and then meron po siyang Google. Basta makikita mo lang is mata. Lahat ka, balot na balot. So, paglabas mo ng factory, hindi ka dumihin. So, malinis pa rin yung katawan mo kasi balot na balot. Ayun, and hindi naman siya mainit kasi naka-aircon. Pero pinagpapawisan lang kasi kami kasi naglalakad, tapos nagbubuhat. Halos lahat ng floors pinupuntahan namin. Pero may elevator naman, of course. So, yun lang. Nasagot ko na to, how's your first day of work? So, medyo big adjustments for me, but for him, medyo okay sa kanya. And then, yung next question is, kay Jinjurik at 87, 12 hours work po ba, sir? Yes, 12 hours. And nabanggit ko na kanina. So, mahirap pa kasi kung more computer, mag-ano pa yun. Oo. Mahirap na sa computer. Oo. Ano naman, tama yung sinabi niya. May kanya-kanya naman kasing strength and weaknesses. Ako, weakness ko talaga yung magbuhat or yung physical labor. Yung strength ko naman is madali kong makatch up yung sa computer kasi since college ako, I'm used to gamit ng computer sa office and then may personal laptop ako. So, madali lang sa akin yung mga shortcuts, magki-key-in, yung mga ganun. So, yun sa kanya naman is nahirapan sa mag-computer pero madali lang siya sa kanya yung physical labor. Pero guys, good news ito. Ako I'm very positive naman kasi na person na lahat na bagay matutunan if gusto. So, it's a matter of time. It's a matter of how committed you are. It's a matter of, alam mo yun, practice. Daily mo siyang gawin and mindset. It's all about mindset. So, mindset lang talaga labanan. If gustuhin mo siya, talagang may paraan, di ba? Mm. Yan. So, siya nga, willing siyang matuto. So, pag willing ka matuto dito, magsusurvive ka sa Taiwan. Pero kung ayaw mong matuto, sorry, uwi ka na lang siguro sa Pinas. Just like pero, makukuha rin yung mga ilang weeks. Siguro matagal na isang buwan. So, yun nga, tama. Tama yun. So, isado mo na lahat. Yun, tama. And shout out sa iyo. So thank you for the question. And next question, how's your first week sa pag-work? Malaking adjustment yung ginawa mo. Nasagot ko na to. Yes, for me malaki, sa kanya ox lang. I mean, konti lang for me, malaki adjustment ko sa work, but the environment sa dorm all in all same lang kasi parang Pinas lang sa dito. You. Alam nyo guys, tip ko pala. Pag mag-apply kayo sa Taiwan, nung sinabi pa lang sa akin na selected na ako sa EU, I search all of the website. I mean, website lahat ng EU. Pinanood ko yung vlogs, lahat ng vlogs ng EU. Website nila, postings nila. It's about leadership naman kasi. So, kasi corporation to eh, hindi naman siya family business yung EU eh. So, ngayon, doon mo makita kung gaano kagaling yung sa leadership management. Kasi doon mo rin makikita kung gaano nila alagaan yung mga employees nila. So, because at the end of the day, kahit ano man yung rank mo, dito sa company na to, we are all employees with different job description. So, except na lang kung yun, feeling mo tagapagmana ka ng company. So, yun lang, i-search nyo lahat ng sa company, the products, the management, kung ano yung ginagawa. Kasi doon mo ma-absorb. Pagdating dito sa work, kaya pala, kaya mo makonek-konek yung logic sa work mo. That's why madali mo siyang ma-absorb. So, yun yung ginawa ko talaga nung before pa ako, nung nag-apply ako sa EU. So, yun lang yung tip ko. Kasi, mostly kasi sa atin, sinesearch natin is yung agency. So, pag ganun ka ng agency, i-absorb o feel mo na talagang doon ka na sa company na yon para mas mabilis ka lang mag-adjust dito sa work dito sa Taiwan. So, shout out kay Akunuku. So, shout out sa iyo JC to eh. JC, shout out sa iyo JC. And shout out kay Sir Conrad, James Conrad. Meron kayo pa sa shout out na Team Pugsit Kaohsiung. Group namin daw yan. So, shout out sa grupo ninyo, Sir James Conrad. And hope to see you here in Taiwan. And shout out kay Jed Bagyo, nagpapa-shout out ulit sa iyo. Sir or ma'am. So shout out sa iyo, Jed. I think pang boy to, Jed. Shout out sa iyo. And then shout out kay Le Bruni Official. So maraming salamat sa pag-comment ng una. So si Ronnie Valera is under JS Contractor under WeWin na company. Waiting na lang daw siya sa medical. So shout out sa iyo, boys. And then shout out kay
matapang vlog. So, ingat and stay safe. Sana ako rin mapala na makaalis punta Taiwan. So, alam nyo guys, itong pagpunta sa Taiwan, if you keep, before pa kasi ako nag-apply sa Taiwan, I really keep on watching abroad vlogs. I mean, OFW vlogs, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Korea. Alas lahat na lang ata ng vlogger, pinapanood ko na. So, yun. And shout out kay Maureen, Ma'am Maureen. So si Ma'am Maureen is a family person. So nag-apply siya ng Taiwan dati pero bumalik siya sa pag-aaral. So yun. So Ma'am, alam mo na yun, yung pinag-usapan natin, nasa decision mo na yan. Ang sabi ko nga sa kanya, pag-abroad naman is not just about the money, kasi pag sa Pinas, either Pinas ka or Taiwan, if you don't know how to, alam yun, financial literacy. So wala pa rin mangyayari sa pira na sa pera na na-earn mo. So next is si Marvin Dental. So shout out sa you, Ludes. So salamat sa pagsubaybay sa mga vlogs ko. And then next is shout out kay Krishna. So pangalawang pa shout out mo na to, Krishna, Alisa, Kanatuan. Si Krishna is nabanggit ko siya sa vlogs na she's our princess and nag-isa siyang babae sa batch namin. So, ayun. So, sobrang bait niya and parati siya nagre-remind. So, maganda talaga pag may babae sa grupo, no? Kasi, alam mo yun, iba yung act or the way, yung nature ng babae compare mo sa men. Yun. And shout out kay Mervin Dave. Si Mervin Dave, nakachat ko siya kagabi. Marami siyang tanong about sa PSA niya. So, comment down below if may alam kayo na yung PSA niya kasi is nabura. And then nagtatanong siya if ipaayos niya or hindi. Yung problema ko kasi about sa junior lang. So I'm not sure about sa PSA na nabura yung pangalan or nagkaroon na pala ng erasure. So if meron kayong the same case, just comment down below para matulungan natin si Sir Mervin. So shout out sa iyo, sir. Yun, so yun lang yung nagpapa-shout out. Thank you so much guys for always alam mo yun, subaybay sa mga vlogs natin kahit hindi naman ganun ka truthful yung mga pinagsasabi ko. So yun guys, thank you so much and as I always said, always believe in yourself and God is good all the time and all is well. And last, tuloy-tuloy na lang talaga sa pag-apply sa Taiwan, huwag mawala ng pag-asa. So, bye-bye! Yun, tulog pa. So guys, good night, bye-bye. And prepare na kami papasok sa trabaho.